as we renew the Eucharist vows in this very particular special grace of Cana. For this we gather in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Let us acknowledge our sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to my God and to you, my brothers and sisters, that I have sinned in sin, my thoughts and my words, what I have done, and what I have failed to do, through my fault, through my most serious fault. Cleansing her by the bath of water with
without spot or wrinkle or any such thing, that she may be holy and without blemish. So also husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife, love himself. For no one hates his own flesh, but rather nourishes and cherishes it, even as Christ does the church, because we are the members of his body. For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak in reference to Christ and the church. In any case, each one of you should love his wife as himself. The wife should respect her husband. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, let our response be, I will praise you, Lord, for you have rescued me. I will praise you, Lord, for you have rescued me. I praise you, Lord, for you have raised me up, and did not let my enemies rejoice over me. Lord, you brought my soul out from Sheol. You led me in from going down to the pit. Sing praise to the Lord, you faithful. Give thanks to his holy memory. For his anger lasts a moment, his favor a lifetime. At dusk when he comes from the night, but at the dawn there is rejoicing. Hear, O Lord, have mercy on me. Lord, be my helper. You change my mourning into dancing. O Lord, my God, forever I will give you thanks. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
Prabhupada, one of the theology, or the theology here in the Holy Land is very simple. It is always the word here. Here, Jesus made the first miracle. Here, Jesus was born. Here, Jesus died. Here, Jesus resurrected from the dead. And now, we are very lucky because we are here. And sa mga nakalipas na araw, may ating masaksihan ang iba't ibang mga misteryo ng ating Panginoon, ang iba't ibang pabanata sa buhay ng ating Panginoon, hindi bilang mga pangyayari sa Biblia, kung tayo na sa Jordan, sa Lumang Tipan. Okay. Hindi karaniwan, Carl at Joe, itong ginagawa natin ngayon. Sapagkat ang inyong renewal ng inyong 27th wedding, at wedding na, kulang na pagbina, ng 28th. Ano ba tayo? Going wedding. 27th pa rin. Di ba mo sa James? Canonically speaking, canonical time begins after the day. Okay. 27th pa rin yun. Ngayon, hindi ito karaniwan. Bakit? Bilang isang diocese, we represent the whole diocese of San Pablo, and the bishop of San Pablo is here to renew your wedding vows. Wow, kakaiba. At kanina, nandang sa sacristy, I was checking the mass book. No? Namin kapagod, history time. Why? Kasi ang mga conservants na ligay ko, apat, dalawa, tatlo. Pero tayo, 62. 63. Pasensya kayo naman tayo sa mga 63. Ganun kadami. Ganun kadami ang pari na magkakasaksin. Kaya nga, sa aking pagbininay, para din sa mobiling ito, tinignan ko yung connection ng kasal at saka ng pagpapari. Ano nga ba yung connection ng dalawa nito? Sa ating mga pari na nag-aaral sa seminaryo, the basic understanding is, ang connection ng dalawa nito ay simple. Pareho silang sakramento na itinatag ni Kristo. Pero kung titignan natin, ang dalawang ito ay hindi magkaiwalay. Ang dalawang ito ay laging magkasama. Why? Because every one of us, tayo mga pari, doon wala tayong sariling pamilya, nandiyan tayo mula sa sakramento ng pasama. Kaya nga mga kapatid, sa pagninilay na ito, kaya ko ninyo magbigay ako ng 5 puntos, pero example lang, 5 puntos tungkol dito sa ating ginagawa, tungkol sa pagpapari at tungkol sa pagpapakasal. Mga kapatid, ang mga puntos na ito ay may kaugnayan sa ating buhay. The first point that I would like to give is about our calling. So the first point is, balikan natin yung ating mga pagtawa. Alam mo, Carl at Joe, tinong ko, sa taga-sana rin? Taga-Bicol. But you did not come from the same time. Okay, bang lugar kayo? Pero kung titignan nyo, sa dinadinami ng mga tao, bakit kayo pinagsama ng Diyos? Sapagkat ang pagtawag ng Diyos ay nagsimula nung kayo ay kanyang likay. At yun sa ating mga pare. Tinawag tayo ng Diyos, sabi nga sa Aklat ni Propeta Jeremias, tinawag tayo habang tayo nasa sinabuhunan ng mga pagkakitinan. Kaya kung mga kapatid, mas maganda para mapagyaman natin yung buhay natin bilang asawa, bilang pare, lagi natin babalikan yung unang pagtawag ng Diyos. Let us always refresh in our memory the calling of God. Dun sa ating mga sharing sa bus, ang mga kwento natin kung paano tayo tinawag. May ilan sa atin, nagtutungal ng lupa, tinawag ng Diyos. May ilan sa atin, puhugin, tinawag ng Diyos. May ilan sa atin, si Bishop, naglalaro lang na iwan ng mga kapagkada, nakausap lang sa parish place, tinawag ng Diyos. At kayo, Carl, Angel, no? Tinawag kayo ng Diyos para kayo ay magmahal. Kaya nga, napakahalaga ang tinatawag natin memory. Kaya nga, no, sa ating mga pari, no, kung inyong kumausalapan, one of the most important ritual para sa atin is the renewal of our priestly vows, which we do during the Christmas Mass. Kasi ipinapaalala sa atin ng bispo, ipinapaalala sa ating simbahan, tinawag kayo para dito. At kayo, you renew your matrimonial promises. Ngayon, naalala ko yung isang kwento.
Ito po'y kwento ng isang mag-asawa na nag-celebrate ang kanilang 50th anniversary. Matapos ang party, matapos ang celebration, sila po ay nandun sa kanilang kwarto. Sila po'y nakahinga na sa kanilang kama. At yakap-yakap po'y lalaki yung babae. Ang sabi ng babae, mahal-mahal, anniversary naman natin ngayon. Pwede mo ba halikan? Katulad ng pagkalik mo sa akin, no, 50 years ago. So, inalikan ng lalaki sa bisikin ko bagay, masabi ng babae, thank you. Mahal-mahal, isa pa, bago tayo ako. Pwede bang yakapin mo ako katulad ng pagkalik mo sa akin, 50 years ago. So, yakap siya ng lalaki, at ang sabi ng babae, thank you. Last na lang. Pwede bang lampingin mo ako katulad ng panalampin mo sa akin, 50 years ago. Yung pala sila may lampingan, yung ginagawa, tinakad yung lalaki yung dulo na tingin. Yung dulo na tenga, noong babae. Biglang tumayo yung lalaki, at ang sabi ng babae, oh! May nagbasa ko sila, tapos bigla ko pala isa ka pumunta. Ang sabi ng lalaki, kukunin ko lang yung sisa. Mga kapatid, it's always to the first moment na nandating natin ang pagtawag mula sa Diyos. Pangalawa, akuin natin ang buhay na kung saan tayo tinawag ng Diyos. Ito yung mahirap. Once we accepted the lie, doon lang na kinakailangan natin yung akuin natin. Kayo, mag-asawa kayo. Hindi nyo alam, hindi kayo nakakilala, pero mag-asawa kayo, nakita nyo na kahinaan si isa-isa. Tayo mga pari, kung tayo ordinahan, kung tayo mga seminarista, ang ganda na tingnan sa mga pari, pero kung maging pari na tayo, nakita natin yung kahinaan ng bawat isa. Pero sabi nga ni Bishop, ay wala, nandito na, ay pangatawanan na lang. Kaya mga kapatid, ito yung isang mahalaga. Let us commit ourselves to this life. Hindi ba mga kapatid, no, mga kapatid, kumpare, kapag meron isang tao, nagpapalipalian, kapag may isang binabantan tayo ng isang gabi-nagala sa ating parokya na kasutanan na nakasulyan, nagpapaspas ng bakay. Kapag meron tayo isang parokya na nagagalit ganyan, ano ko na rin ginagawa? Bili-up! Bakit mo ginagawa yan? Hindi ka naman pare. Bakit mo ginagawa yan? Yan ang ating reaction. Kaya kaya ang makamunta man na mga may asawa, kung tayo mga pare ay nagbubuhay na para may asawa, hindi rin sila matutuwa. Hindi rin sila matutuwa. Kaya ng mga kapatid, akuin natin kung tayo pinagawa sa pagpapare sa buhay natin. Kaya nagbubuhay sa buhay may asawa, akuin mo pangatawanan natin. So, kapag ito yung buhay na pinagawa sa ating Diyos. Pangatlo ay namnamin natin ang ating bukasyon. Magkakaroon tayo pag tayo, when we commit ourselves to the vocation, darating yung point na we feel saturated, we feel exhausted. Pero yun yung sabi, namnamin natin yung buhay. Alam nyo, yung meron yung kinasal na siguro 40 years na sa pagsasama. Ang sabi ko sa kanila, ano kayo na pala? Ano kayo na pala sa inyong vocation? Sa inyong buhay mo yung sako? Sabi, Father, alam mo, araw-araw, nakikita ko yung aking kasama. Ama, ay nakikita ko rin yung masama sa kanya. Nakikita ko rin yung kanyang kahinaan. Nakikita ko rin yung buwan lahat ng negatibo. Pero alam mo, Father, kung hindi ako isawa sa kanya, bakit? Because every day is a new day. Ninaanam ko no, ang aking buhay na kasama siya. Pero ganun din tayo mga kapatid na pare. Sa buhay natin, sasama tayo. Araw-araw, gigising, mag-ibisa, pag-ibisa, office, interview, at kung ano pa. At tututusin, sasabihin natin, ito na mabuhay ko. Pero mga kapatid, kung nanamnamin natin, if we will enjoy what we are doing, no, ay doon natin makikita, napakaganda pala ng buhay na pinagkatiwala sa atin ni Jesus. No, so the fourth point is, alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. Okay? Unang balikan, ang unang pagtawag. Akuin, ang buhay pagtawag. Namnamin, ang iyong bukasyon. Pangapat, alalahanin mo na meron ang kasama. Doon po sa patsyada, nung ating nagsimbahan ito,
Meron po itong nakasulat, Latin. Si Monsignor James lang naman. Nupsie facte sunt in Cana Galilea, a Galilee, et erat mater Jesu ibi. There was a wedding in Cana Galilea, and the mother of Jesus was there. Mga kapatid, hindi na namin naganap ang unang himala ni Jesus dito, sapagkat narito ang ina ni Jesus. Alam natin, mga kapatid, no, nagkaroon naman ang problema. Ano man ang problema? Sabi nito, wala na sinang-alak. At alam niyo kung bakit ang sinang-alak? Yung po ay ang dahilan daw kung bakit ang sinang-alak. Sabi sa Greek New Testament, no, kasi sa Greek New Testament, walang pinin. Ang sabi nito ay, kaya ang sinang-alak, sabi. Si Jesus at ang kanyang makalagan ay narong din at kinapos ng alak. So, ang dahilan kung bakit ang sinang-alak, ay natin yung mga alagan ni Jesus. No? Nandun yung mga alagad ni Jesus. Isa ka rin yung alagad ito. Pasahin ko sa iyo. Ipok niya ang alagad ito. Eklete de kai ko Jesus kai ko matekai na ako eis. Ton gamon kai kusperanto kusperetos wala doon ang alagad tayo nandun yung mga alagad ni Jesus. No? Pero kung tinignan natin mga kapatid, bakit malaking big deal ang alam noong sa pagkawala sa kanila? Bakit? Sapagkat, hindi po kanahagawaan talaga ng alam. Dito sa Israel, dalawa lamang, sa aming pagbabasa, dalawa lamang yung meron masarap na alam. Matatagpuan sa Golan Heights, dun sa kabila ng Galilea, at saka sa mga buhay ng Judea. Doon mo na makikita yung masarap na alam. Kaya nga, mahirap, kaya na yung mga bebenta rin kung kanaway, hindi yung masarap yun. Isa lang sa mga alam dito, yung tubig na ginawa ang alam ni Jesus. Pero yung mga alam, hindi mo nila lang hindi na gano'n ito. Hindi po sarap yun. Kasi hindi pa gawa ang alam. Anyway, mga kapatid, tingnan ninyo, sa simula ng ministeryo ni Jesus, merong problema. At nasabi ang problema, bakit na andun si Maria bilang kasama ni Jesus? At yun din kayo, mga kapatid. Sa buhay ninyo, Carl at John, huwag niyong iisipin na kayo lamang ang kasama. John, lagi mo tatandaan, kasama mo si Carl. Carl, lagi mo tatandaan, kasama mo si John. At kayo mag-asawa, lagi mo tatandaan, kasama niyo kami. $1, mineral water. At tayo mga kapatid, sa mga na-appreciate sa ating na ito, huwag natin kalilimutan, kasama natin ang bawat isa. Amen. Kasama natin ang isa-isa. Amen! Amen! Pag-dabar! Kaya nga, pag may problema ngayon, mga kapatid, nakita natin, sabi nga ni Padre Legay sa kanyang sharing, pag kayo may problema, ang una nung lalapitan kung hindi ang inyong ina o ang inyong ina ay ang kapwa pare, sapagkat sila ang mas makapagtawa sa inyo. Kaligit sa lahat, mga kapatid, sa may asawa, sa may pari, huwag natin kalilimutan, may kasama tayo. Dahil linawag tayo ng Diyos, dito sa misyon ito, kasama natin ang Diyos. Panghuli, mga kapatid, no, ay lakari namin ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Sabi nga, nasimulan natin ang misyon ito, tapusin na natin. Tapusin na natin sa lamin. Kung titignan nyo, dun sa Ebanghelyo ni San Juan, ang misyon ni Jesus nagsimula sa alam, natapos sa alam. Paano na sabi yun? The first mention of wine in the Gospel according to St. John is found in John chapter, yung ang wedding at Cana. At nung sabihin ni Maria, wala na silang alam. Ano sabi ni Jesus? Pakialam ko, hindi pa ito ang aking oras. Hindi pa ito ang aking oras. Pero, mga kapatid, ginawa ni Jesus ang lahat. At tingnan ninyo, paano natapos ang misyon ni Jesus? John chapter 19, verse 30. When Jesus had taken the wine, he said, "It is finished." No? And bowed his head, he handed over his spirit. Nabuhay sa alam, namatay sa alam.
Ba, teka. Teka. Why? Ibig sabihin, why? Because of the Bible. Because of the Bible, wine symbolizes the wrath of God. And Jesus drank the wrath of God so that He may be able to save us. Good. Pinag-isipin ko. Pero mga kapatid, nasimulan natin ito. No? Nasimulan natin ito. Tapusin natin. At ang katapusan ay isang buhay ko. Kaya mga kapatid, ito yung 5 points na ito sa ulo. Una, balikan ang unang pagtawag. Pangalawa, akuin ang buhay pagtawag. Pangatlo, nakuin natin. Enjoy ang ating bukasyon. Number 4, alalahanin natin, hindi tayo nag-iisa, lagi tayo may kasama. And number 5, lakarin natin ang landas patungo sa buhay ng walang hanggan. If we will get the acronym of this, ang word nito is banana. Why? Because the priesthood and marriage are all sacraments. And the fruit of the sacraments for us is no other than holiness. Kaya ng mga kapatid, no, sa pagkiliwag natin ito, ipagdasal natin si Carl at si John. Ipagdasal natin ang bawat isa upang tayo ay tunay na maging banal sa buhay at sa tayo tinapon ng Diyos. Amen. Before God and this community.